Hi, my name is Christopher Tuyan. I am the author of the viral post Reality and Salary Check. I am also the owner of www.christuyan.blogspot.com. Meron lang akong gustong i-share sa iyo. Pag ako gumraduate ng college, probably 2 years ago, nagkaroon ako ng isang dilema. Dilema sa pag-iisip kung saan ba ako pupunta, ano na bang gagawin ko. Para na akong namimili ng daan. Ano ba ang pipiliin ko? Yung lagi kong tinatanong sarili ko. Ano bang gagawin ko na? Pipiliin ko ba yung daan kung saan marami, yung doon yung tinatahak, yung daan na where everybody just survives, or yung isang daan where anybody can succeed? Bago ko sabihin sa iyo kung ano yung pinili ko, may isi-share muna ako sa iyong very exciting facts. Okay, pag-usapan natin kung paano kumikita ng pera dito sa Pilipinas. Siyempre, number one na idea kung paano ka kumikita ng pera dito sa Pilipinas is employment. Alam mo ba, 80% ng Pilipino, ito yung goal. Makahanap ng trabaho or maging employed. Bakit? Kasi dahil dun sa salitang program. Ano yung program? Bata pa lang tayo, na program na tayo yung pag-iisip natin sa idea na, anak, aral ka mabuti ha, para kapag nakatapos ka, makapaghanap ka ng trabaho. So, nakaprogram tayo na maghanap ng trabaho, maging empleyado. Ito pa yung sinasabi ng ibang magulang. Anak, huwag kang papasok sa hindi sigurado ha, kaya maghanap ka ng matinong trabaho kasi sigurado dun. Ganito naman siya inilarawan ni Robert Kiyosaki, isang best-selling author at financial expert. Pamilyar ka ba sa tinatakbuhan ng daga? Dun sa kulungan niya, yung bilog na tinatakbuhan niya. Sabihin natin na binilisan ng daga yung takbo niya doon, makakarating ba siya dun sa taas? Hindi. Kahit itodo niya yung lakas niya, ibigay niya lahat ng kaya niya sa pagtakbo, sa paggalaw, hindi rin siya makakarating doon kasi paikot-ikot lang yung kinagalawan niya, yung tinatakbuhan niya. Ayon kay Robert Kiyosaki, ito rin daw yung nagiging buhay ng isang empleyado. Parang tumatakbo lang siya sa isang bilog na paikot-ikot sa trabaho, sweldo, bayad, utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Hanggang sa nagtatrabaho na lang para makabayad ng utang. Don't get me wrong, hindi ako against sa mga empleyado at hindi ako against sa employment. Ang punto ko, na-realize ko siya at i-share ko sa iyo kung paano ko siya na-realize. Okay? So, dyan na rin papasok yung 40-year plan. Ano naman yung 40-year plan? Yan yung 40 years. From 20 years old mo to 60 years of retirement, yan yung 40-year plan. Ang tanong, saan mo gustong ilagay yung 40-year plan mo? Sa paikot-ikot lang sa rat race? Kasi bakit? Out of 100 na tao, 3% lang yung umaasenso, nagsasucceed at talagang yumayaman. Anong nangyayari dun sa 97%? Yan yung mga baon sa utang, or yung mga namatay na lang, o kaya yung mga broke, o yung mga walang naiipon. 97% ganun kalaki. And guess what? Yung 97% na yan ay nagtatrabaho para sa 3% na to. Tingnan mo to. Itong opportunity level graph. Sa baba, dito mo makikita yung age ng tao. At sa gilid naman, dito mo makikita yung dami ng opportunity or availability ng opportunity na base sa age ng tao. For example, 20 years old, mapapansin mo, puno pa yung level or yung dami ng opportunity na pwede sa kanya. Bakit? Kasi bata siya, malakas, aggressive, marami siya pwedeng gawin trabaho. Pag edad niya ng 40, napansin mo bumababa. Kasi bakit? Nagkakaedad na siya. Maraming pumapalit na mas bata, mas malakas at mas aggressive. Pag edad mo ng 60, no choice ka. Almost wala na available na opportunity na pwede sa'yo. Kasi bakit? Matanda ka na, marami ng mas bata na kayang gawin yung trabaho na kaya mo rin gawin. Age 60 is our retirement, right?
Pero tingnan mo to, ang average lifespan ng isang tao ay 75 years old. Kung magre-retire ka ng 65 years old, ibig sabihin, meron ka pang 10 years na mabubuhay na wala kang trabaho at wala kang kikitain. Except sa monthly pension mo. Pero yung gastos mo, tuloy-tuloy. 10 years. Maraming tao hindi prepared sa kanilang buhay after retirement. Kaya bakit? Ayon sa isang insurance company survey, sa 100 na taong nagre-retire, 97 or 95% ang nauuwi sa pagiging broke. O yung nawawaldas lang yung pera nang walang naitatabi or naipupundar. 4% lang ang namumuhay ng tama lang, yung sapat lang. At 1% lang yung talagang nagre-retire ng mayaman. Ganon ka konti. Dahil nasa panahon na tayo, 21st century, na hindi sapat na isa lang yung pinagkakakitaan mo. Hindi na pwedeng naaasa ka lang sa pamilya mo o sa gobyerno para sa mga pangangailangan mo. Walang ibang maghahanda ng kinabukasan mo kundi ikaw. At walang ibang magbibigay sa'yo ng maganda at maginhawang buhay kundi ikaw. Tingnan mo to. Yun yung nangyayari sa buhay empleyado. Yun yung na-realize ko sa buhay ng empleyado. Kaya pumunta ako doon sa other way of earning money pag ninegosyo. Kaya lang maraming tao takot pumasok sa negosyo. Natandaan mo yung ratio natin sa pag-empleyado. 80% pag-employment yung hinaharap. Takot sila sa pagbibusiness or wala silang lakas ng loob pumasok sa pagninegosyo dahil may kailangan daw na kapital. Ano ba yung kailangan na kapital sa negosyo? Pera? Totoo, pera. Pero hindi yun yung pangunahing kailangan or yung primary capital sa negosyo. Dahil ang unang kailangan ay idea. Secondary lang yung pera. Kasi nga naman, anong gagawin mo sa pera mo kung wala kang idea kung paano ito palalagoin or kung saan ito ilalagay, kung paano ito mag-generate ng panibagong pera. Tama. So, idea. Idea yung isishare ko sa iyo ngayon. Mga idea na natutunan ko sa mga successful businessmen at entrepreneurs. Ayon sa kanila, ang pinaka-main idea ng pagninegosyo or pag-succeed sa negosyo is yung term na time leverage. Ano yan? Simple lang. Yan yung pagpaparami ng oras mo para kumita ka na mas malaki sa lalong madaling panahon. Kasi bakit? Tayong ordinaryong tao, hindi ba may 24 hours lang tayo sa isang araw? I'm sure kilala mo si Henry C., ang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Meron lang naman siyang $13 billion of net worth. Kuhunin natin yung dalawa sa pinakasikat niyang negosyo, SM at BDO. Dito sa Cavite, sa amin, merong apat na branches ng SM. Merong Bacoor, Dasma, Molino, Rosario. At ang BDO dito sa Cavite is 18 branches. Kuha lang tayo ng apat for our example. Let's say, yung negosyo na yan sa ilalim na Henry C. is mayroong 5,000 employees. Ilang oras ang regular work ng isang empleyado sa isang araw? Tama, 8 hours. Yung 8 hours per employee per day, yung 8 hours na yan ng empleyado, kanino yan? Sa empleyado ba o sa boss? Sa boss. Sa boss yan kasi binabayaran yan ng mga boss. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong gusto mong pahinga, kain, mag-CR, hindi agad or hindi basta-basta pwede kasi bayad yung oras mo. So kung merong 8 hours per employee times 5,000 employees, for this example, nag-generate si Henry C. ng 40,000 hours per day. In other words, nale-leverage niya yung oras niya to 40,000 hours per day. In reality, hindi ba't napakarami pang SM at napakarami pang BDO? So in real life, more than 100,000 ang nale-leverage ni Henry C. sa oras niya. Samantalang tayong mga ordinaryong tao, yung 24 hours natin, paano siya nahati?
binabawasan natin siya ng 13 hours na ginugugol natin sa trabaho. Bakit 13 hours? Hindi ba 2 hours ka nagpe-prepare or bumabiyahe, papasok? 8 a.m. to 5 p.m. is 9 hours. Siyempre, after ng work mo, 2 hours ka ulit magpe-prepare or babiyahe pa uwi. That's total of 13 hours. So, 11 na lang yung matitira. Babawasan mo pa yan ng oras ng tulog mo, which is yung regular 8 hours. Kaya ang natitira, 3 hours. Yan yung free time mo. Yan yung leisure mo. Yan mo nagagawin lahat ng kailangan mo gawin. Magplansya, maglaba, kumain, maligo, lahat. Mamasyal, tumambay, magrelax. Yan mo nagagawin yan. Kaya ang natitira, 0. Minsan nga negative pa, kaya nababawasan yung oras ng tulog mo, kaya ka napupuyat. Tanungin kita, dito sa example na to, saan mo naparami yung oras mo? Rather, naparami mo ba yung oras mo sa ganitong example, which is nangyayari in real life? Hindi. Hindi mo naparami, hindi mo na leverage yung oras mo. Kaya pala hirap na hirap tayong kumita ng pera. At ito pang masaklap. Yung 13 hours natin na ginugugol sa trabaho, ginugugol natin yan para kumita yung boss natin. Samantalang yung mga boss, yung mga may-ari ng negosyo, ginagamit nila yung 8 hours ng empleyado para kumita sila. Do you see the big difference? So ngayon, na nakita mo na yung malaking idea, malaking advantage sa pagnenegosyo, mas palawakin pa natin yung idea mo. Dapat alam mo yung mga business categories. Number one dyan is yung traditional business. Ito yung sinabing magkakapital ka daw ng malaki para kumita ka din ng malaki. Pero mind you, may mga alam tayo na malaki yung kapital pero ang liit lang ng kinikita ng business nila. Dito sa traditional business, sa'yo yung idea, sa'yo yung sistema, sa'yo din yung kapital. Ikaw mag-iisip at gagawa lahat ng yan. Second type of business is franchising. Merong small, may medium, at may large franchises. Small yan yung example niya, medium and large. Sa franchising naman, meron ng existing idea. Meron na ding existing na sistema. Kapitalan mo na lang. Pero malaki ang kapital. Plus, yung tinatawag na setup, renovations, constructions, permits, taxes. At kapag established na yung business mo, meron ka pang operational expenses. Yun yung kung babayaran mong monthly na kuryente, tao, pwesto. Kuryente, tao, pwesto. These two types of businesses, you will create everything from scratch. Ganon kalaki yung risk at effort sa pagsisimula ng isang traditional at franchising na negosyo. Kaya para sa iba, masyadong matrabaho at magastos pag pagsisimula ng isang sariling negosyo. Masyadong risky. Kailangan ng maraming kaalaman bago ka pumasok sa negosyo. Yun yung impression ng iba. Kailangan super leader ka para makapagsimula ka ng business. Pero kung iniisip mo, kung ano yung pinakamadaling simulan na negosyo? Yung tipong hindi ka na magsisimula from scratch. Yung meron ng proven product, yung meron ng proven system, at meron na ding proven trainings, meron na lahat except an employer. Yun na lang yung wala. Tingin mo ba mas maraming tao ang magiging open na mag-work para sa sarili nila sa ganong environment? Kung oo ang sagot mo, let me introduce you to multi-level marketing or network marketing, our third category of business. It's like traditional and franchising combined. Pero bakit karamihan ay may hindi magandang impression sa networking? Ito yung dahilan. Una, dahil bago sa kanila yung idea. Lahat ng bagong idea ay kini-criticize at nire-ridicule sa simula. Bagong batas, bagong announcement, bagong panukala, bagong memorandum, lahat. Napapansin mo ba? Second is dahil marami na silang naririnig na negative news about networking, kaya ina-assume na nila na negative ito without even
investigating for themselves. Because people loves to listen to naysayers. At pangatlo, dahil sa mga abusadong tao na ginamit ang networking para makapanloko at makapanlamang or makapang-scam sa kapwa. Kung negative ka sa networking, naiintindihan kita. Noong una kasi, akala ko din sa ganitong opportunity ay scam at illegal. Ang dami ko na kasing naririnig sa mga balita na marami nang nagsusulputan ng mga scams. Pero na-realize ko na wala naman palang mawawala kung titingnan at aaralin kong mabuti kung totoo ba ito. Malay ko ba kung totoo? Kaya ang ginawa ko, inaral ko siyang maigi kung scam ba yung business o hindi. Natutunan ko na meron pala talagang mga scams pero meron din pala talagang mga legal at totoong business opportunity. Na-realize ko din, merong scam na travel agency, merong scam na mga employment agency, at meron ding mga bogus na abogado or fake lawyer, meron din namang fake na mga doktor. Sa mga pulis, merong corrupt at meron ding matino. May mga tiwali, meron din namang hindi. Sa mga politicians, merong corrupt at meron din namang hindi. So, sa lahat ng industriya, na-realize ko, meron pala talagang scam at meron naman talagang scam. Pyramid scheme, this is big. Ang pyramid scheme ay sa recruitment lang nakabase ang kita mo. Engganyuhin ka, papangakuan ka ng mga too good to be true na bagay para di ka naman makatanggi. Sa umpisa, papakitain yung pera mo, pero may kasunod na proposal na invest mo pa or invest ka ng mas malaki para mas malaki din tubo mo. Sobrang taas na interest rate ang ipapangako at tutubuin ng pera mo. Tutubo ang pera mo sa loob ng ilang araw or linggo kahit wala kang gawin. Money back guarantee. Ito yung mga pinapangako nila sa iyo. Nilulure ka nila para talagang mahook ka. Pero take note, hindi lahat ng investment at opportunity na inaalok sa iyo ay scam. Pero hindi din naman lahat ay illegal. Gamitin ang isip kasi wala ang ibang gagamit niyan para sa iyo. Sa pyramid scheme, hindi mo alam kung paano ginagamit ang pera mo. Basta alam mo lang na kumikita pero hindi mo alam the story behind kung paano ba nag-generate ng income yon. Paluwagan style, kumbaga. On the other side, multi-level marketing or network marketing is product-based. It is a marketing strategy like advertisement, TV, radio, billboards, name it, in disposing a certain product through a network of independent distributor by using word-of-mouth advertising. Word-of-mouth is the best type or the best form of advertisement that we have. And for your information, network marketing is a short course sa De La Salle University. Certificate course in direct selling and network marketing. Ito yung URL ng website ng De La Salle, stating na nag-o-offer sila ng network marketing na kurso. Who believes and recommends in MLM? Brother Bo Sanchez, isang lay Catholic preacher at successful entrepreneur. Chingitan, isang financial expert. Carl Balita, isang businessman. At Corina Sanchez, alam ko pa, familiar ka sa palabas ni Corina Sanchez tuwing Sunday. At alam ko, napapansin mo na rin na yung tema lagi ng palabas niya is yung mga kwento ng mga simpleng tao from rags into riches. Mga successful stories. Kung napapansin mo, and for your information, marami sa mga taong yun, marami sa mga kwentong yun, is nanggagaling sa network marketing. Or network marketing yung nagbigay sa kanila ng ganung success. From ordinary to extraordinary. Who says that it doesn't work? Ito yung mga klase ng tao na nagsasabi na hindi daw totoo yung ganitong klaseng negosyo. Or hindi naman totoo. Yung mga taong tumanda na lang sa pagiging empleyado, yung mga taong nagko-commute nang din naman pala, yung mga nakikipag-unahan at nakikipagsiksikan sa mga MRT o LRT, yung mga broke o yung mga walang naiipon, mga chismosa, mga tambay, yung mga kaibigan mong alaskador, yung mga negative at puro duda at yung ibang naniniwala na lang sa mga tao na to.
sila yung nagsasabi at hindi naniniwala sa ganitong klaseng opportunity. Ano yung one thing in common nilang lahat? Lahat sila is living under the poverty line. Unlike ng mga naunang to. Ano naman ang one thing in common ng mga tao na to? Of course, lahat sila successful na tao. I know you're smarter than I think. Hindi ka makikinig sa mga taong hindi ka naman nai-inspire at hindi ka naman matutulungan na mag-succeed sa buhay. Tama ba? The naysayers, the people who say that it doesn't work, are usually the ones who just don't know how to make it work for themselves. And so they're giving you an opinion. And I tell people, don't confuse people's opinions with expertise, because opinions are free. And don't confuse sincerity with the truth, because people could be sincerely wrong. If you decide to look further into a network marketing business in order to generate more cash flow for your family, I would recommend reviewing the following four elements. First is the product or service. And on the product or service, I would ask five important questions. One, do you like it? Is it something you would feel comfortable sharing with others? Two, is there a recognized need in the marketplace? It's hard to create a need if one isn't naturally there. Third, does the product meet that need? Does it solve a legitimate problem for consumers? And fourth, is it priced to sell? Can it compete in the marketplace? And fifth, is it priced for profit? Is there enough margin for the company and the distributor to be able to generate income for the long term? If you can answer the questions on the product to your satisfaction, the next element to consider is the company itself. Is it well run? Do you believe in the founders or the management team? Do you feel they have what it takes to go all the way? See, it doesn't matter how good the product is if the management can't take care of the company. Good management can change with the times. They can handle adversity. They can make good decisions. Make sure you choose a company that can serve you for a long time. The third element to consider is the compensation plan. And with that, there are three important things to look at. First, a brand new person needs to be able to generate some money fairly quickly. It may be an obvious reason, but you can probably imagine the ripple effect of a distributor getting involved and having even a small victory fast. That can only help with the overall success of the organization. Second, a person should be able to develop a moderate part-time income in a reasonable period of time. As they develop their network and as their sales grow, they should be able to enjoy more benefits. And third, for the people who are really serious, for those who decide to really go pro in the network marketing profession, there should be the possibility to make a serious full-time income if they work hard and are committed to developing their skills. If you're comfortable with the product, the company, and the compensation plan, the last thing you should look at is the support that will be made available to you. Does the company have a website? Does it have a solid online reporting tool? Do they have comprehensive training available? Do they host events to help you build your business? If you decide to do this, what kind of a support system can you plug into? Choosing a network marketing company is a personal decision. But evaluating the four elements of product, company, compensation plan, and support is a great place to start. Hi, ako nga pala si Chia. Isa akong nursing graduate. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa kalusugan. Para sa'yo, importante ba ang kalusugan? Kung importante sa'yo ang kalusugan, pag-usapan natin ito ngayon. Ready ka na ba? Let's start. Familiar ka ba sa heart attack, cancer, at diabetes? Alam mo ba na ayon sa Department of Health at World Health Organization, ito ang tatlo sa pinaka nakamamatay na sakit. Alam mo ba na nagsisimula lamang siya sa simpleng weak immune system o mababang resistensya? Kasi nga naman, kapag mababa ang resistensya mo, madali kang magkasakit. Kapag sobrang baba ng resistensya mo, kung ano-anong klase ng sakit ang tatama sa'yo.
Kapag naman mataas ang immune system mo, mas hindi ka o resistant ka sa kahit anong klase ng sakit. Ngayon, ano bang dahilan bakit bumababa ang resistensya ng isang tao? Una, stress. Pangalawa, unhealthy food. Pollution, lack of exercise at vices. Ano naman ang nakakapagpalakas ng resistensya ng isang tao? Yun ay kumpletong supply ng vitamins, minerals, antioxidant, micronutrients at phytochemicals, at syempre fibers. Ito ang kailangan ng katawan natin araw-araw para hindi tayo makit. Kung ang mga life-threatening diseases ay nagsisimula lamang sa mababang immune system, ang kailangan lang pala nating gawin ay pataasin ang ating immune system para hindi tayo magkaroon ng kung ano-anong sakit. Kaya ginawa ang First Vita Plus. Ano naman ito? Isa itong natural health drink or immune system booster. Palalakasin niya lang ang iyong immune system para hindi ka magkaroon ng sakit. Ito ay formulated ni Dr. Jaime Galvestan, isang former DOH secretary. Sino naman ang pwedeng uminom ng First Vita Plus? From 6 months old pataas, mga may sakit at walang sakit, conscious, nagpapataba o nagpapapayat, mga umiinom ng mga maintenance, may 5 gulay na sangkap ang First Vita Plus. Alam kong kilala mo na ang lahat ng ito. Dadagdagan ko na lang yung ideya mo tungkol dito. Una ay ang malunggay. Tinatawag siyang Miracle 3 dahil halos 300 diseases ang kaya niyang tulungan. Kahit pala, i-cover mo lahat ng mga gamot sa butika, sa malunggay pa lang nakakatulong na. Isa rin siya sa pinaka-masustansyang gulay. Tinatawag din siyang mother's best friend dahil nakakatulong siya sa mga taong nagpapadede. Tapos, meron din siyang antibiotic content na nakakatulong pampahilom ng sugat ng mga bata. Pangalawa, ang dahon ng sili. Ang dahon ng sili ay may katangian na wala sa iba, ang capsaicin. Siya ay isang cardiovascular stimulant. Nakakadurog siya ng mga nakabarang dugo sa daluyan natin. Kapag pala may bara sa dugo, tayo ay nagkakaroon ng atake at stroke. Maganda rin siya sa mga taong may arthritis, varicose veins at menstrual cramps. Maganda rin ito sa mga may rayuma at gout. Nakakatulong din siyang pambababa ng blood pressure, cholesterol at blood sugar. Pangatlo ay saluyot. Ang saluyot ay nakakatulong sa ating digestive system. Siya ay nagtatanggal ng mga toksin sa ating mga bituka. Dahil mayaman ito sa fiber. Kahit anong klase ng sakit sa digestive system ang kaya nitong tulungan. Kapag mababa pala tayo sa fiber, hirap tayong dumumi. Ang pinakamalalang sakit na makukuha mo sa hirap ng pagdumi ay colon cancer. Kung mayaman sa fiber ang saluyot, mas mayaman sa fiber ang uray o colitis o tinatawag nating local spinach. Ito ay maganda sa ating respiratory system o baga. Maganda ito sa mga taong may asthma, bronchitis, emphysema at mga sipon dahil isa itong expectorant. Maganda rin itong hemostatic effect dahil nakakapagpaampat siya ng pagdurugo, internal man or external. Maganda rin siyang pampaihi dahil isa itong diuretics. Maganda ito sa mga taong may UTI. At hirap umihi. Panglima ay ang talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ang kaisa-isang halaman na may iodine. Para saan naman ang iodine? Ang iodine ay nakakatulong na pampa-enhance ng isipan ng bata at ng mga matatanda. Maganda rin, 'di ba basic lang yung mga gulay na laman nito? Bago mo pa marinig sa First Vita Plus, kilala at kinakain mo na sila. So kung iniisip mo na gulayin na lang instead of taking First Vita Plus, pwede naman. Kaya lang, dapat kakainin mo siya ng hilaw. Kaya mo?
According sa mga scientists, lahat ng gulay pag dumaan sa init, nag-e-evaporate na yung 80% ng sustansya. Paano ang proseso na ginawa sa First Vitaplas? Yung limang gulay, pinagsama-sama, kinatas, at yun yung naging powder juice through cold process. Ang First Vitaplas ay may mga natural flavors. Ito ay ang dalandan, melon, at guyabano. Ang dalandan ay mayaman sa vitamin C na nakakatulong sa ating immune system. Pangalawa ang melon na nakakatulong sa ating mga may infertility problems. Pangatlo, yung guyabano na pinapaniwalaan na anti-cancer, 10,000 times stronger than chemotherapy drugs. Ang ginamit na sweetener sa First Vitaplas ay ang cane sugar o unang katas ng tubo. Isa siyang natural insulin. Mayaman din siya sa carbohydrates. Cancer killer din ang cane sugar na meron din sa malunggay at sa luyot. Lahat po ng herbal pwedeng dumaan sa detoxification o healing crisis. Diba? Ano po yung ibig sabihin ng detoxification? Ano pwede nilang maramdaman? Pag inom nila ng First Vitaplas, pwede po sumakit ang ulo nila. Pwede silang mahilo. Okay? Pwede magpalpitate. Pwede sumakit ang dibdib. Pwede po suhin. Pwede magsuka. Pwede po magkaroon sila ng constipation. Pwede rin po sila magkaroon ng diarrhea. Pwede rin magkaroon ng skin eruption o yung pula-pula. Okay? Pwede po yun. Doktor, anong pwede namin gawin pag kami nakaramdam ng ganun? Dagdagan nyo lang po ang iniinom nyo na First Vitaplas. Kung una, isang beses, gawin nyo dalawa. Kung dalawa, gawin mong tatlo. Kung tatlo, gawin mong apat. Wala po siyang overdose. Okay? Kahit gaano kadami, pwede nyo inumin. Wala pong nakabalita. Kumain ng isang plaga ng malunggay, bumula ang bibig. Meron ho ba? Wala. Kasi wala po siyang overdose. After ng cleansing at detoxification, dadating tayo sa healing o repair ng mga nasirang cell. Pangatlo, yung rejuvenation o bumabalik na yung stamina o lakas ng iyong pangangatawan. Pang-apat, restoration of new cells. Bago na ang mga na-damage na cells sa'yo. Siyempre, meron din tayong mga certification. BFAD approved, halal approved na pwede nating i-share sa mga kapatid nating Muslim, at FDA approved o ang BFAD ng ibang bansa. O diba, Filipino product na approved ng ibang bansa. Nakita na rin tayo o na-feature na rin tayo sa Rated K, Unang Hirit at Kabuhayan Swak na Swak. Dahil sa ganda ng produktong ito, marami na rin siya natanggap na award, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Magkano naman yung First Vitaplas? $38.50 per sachet, tapos $770 per box. Ang mahal naman pala niyan. Relax ka lang, kasi hindi naman talaga siya mahal. Sige, sabihin nating 2 pesos lang siya per sachet, pero wala namang mabuting magagawa sa katawan mo. Mura nga, pero wala namang sustansya. Bibilin mo pa ba? Diba hindi din? Eto pa. Alam mo to, kilala mo tong shake na to. Alam kong familiar ka dito. 45 yung pinakamaliit, isang prutas lang ang laman nito. Ang First Vitaplas, $38.50 per sachet. May 5 power herbs pa at isang prutas. Para sa uhaw lang ang shake na ito. Pero sa First Vitaplas, tanggal na ang uhaw mo, lalakas pa resistensya mo. O diba? I-discuss ko ngayon is dalandan. Same price with melon and 1-4-5 natin na coffee. Ito po ang 1.5 liter ay magkano? 55. 38.50. Isa lang ang makakainom. 55 pesos. Buong pamilya na ang makakainom. Kaya may mga nagsasabi, ito po ay mahal kasi kinukumpara nila
sa hindi ka-level na produkto. Okay, halimbawa sabihin ko sa inyo, 450,000. Mahal o mura? Mahal. 450,000 na brand new Toyota Fortuner. Wow. Ang ialok sa'yo. Mura. Mura. Ibig sabihin, hindi po yung value kung saan ka nang gagaling, yun ang magsasabi niyang mahal o mura. Kasi alam mo yung pinibili mo eh, worth 1.5 million yun eh. Binigay sa'yo lang 450,000. Na-compare mo ngayon. Kaya pag sinabing mahal to, usually, may pinang-experience. Ano ba sa'yo to? Itong inumin eh. Pareho ng topic. Mali ka dyan. Hindi po ito ordinary na inumin. Ito nga, nakakalala ng diabetes. Ito nakakatulong. Pumutulan na ng paa. Hindi na putulan. Malayo ito. See? So, hindi talaga siya mahal. At mga health stories na nagpasikat sa First Vita Plus. Isang seaman na natulungan sa kanyang kidney stone. Marami pang iba katulad ng goiter, kidney stone, leukemia, ovarian cancer, liver enlargement, at peptic ulcer at prostate infection. Meron din mga breast cancer patient ang natulungan ng First Vita Plus. Ito yung itsura niya nung nakikimo pa lang siya. After taking First Vita Plus at least 2 sachets per day, ito na siya ngayon. Meron din mga tao na may eye tumor. Bago siya magkaroon ng eye tumor, itong itsura niya. Tapos, na-heal siya ng First Vita Plus, 3 months na umiinom ng First Vita Plus, natulungan ng batang ito. Meron din mga may cancer talaga na natulungan ng ating guyabano. Mga bata na hindi humihilom ng sugat. Tapos, mga may diabetic na hindi humihilom ng sugat. Na malala na. Ito ang mga official speakers ng First Vita Plus na naniniwala, nagre-reseta, at gumagamit ng First Vita Plus. Si Dr. Richard Custodio, Attorney Drew Magturo, Dr. Harold Tanchanco, at Dr. Roland Mendiola. Meron pang iba, katulad ni Dr. Rian Nino Garcia, siya ay nagbibigay sa kanyang mga pasyente ng First Vita Plus. So, this is the amazing First Vita Plus. So, how to start your business? Gusto kong kunin mo yung konsepto ng dealer ng bigas at ng dealer ng soft drinks. Anong binibili nila para maging dealer sila ng bigas at soft drinks? Bigas at soft drinks. So, para maging dealer ka sa First Vita Plus, kailangan mo lang din maging dealer. Pero mind you, for your information, wala tayong registration fee. Wala rin tayong membership fee. Bibili ka lang ng 10 boxes of First Vita Plus. At magkakaroon ka ng libreng 2 boxes. So in short, 12 boxes pala yung matatanggap mo. Ang tawag sa 12 boxes nakalagay sa power pack. Magkano ng isang box? Is 770, containing 20 sachets per box. So, kung itatimes mo yung 770 sa 12, that's 9,240. Yan yung value na natanggap mo. Pero ang tanong, yan ba yung babayaran o yan ba yung katumbas nung bibilin mo? Hindi, kasi nga 10 boxes lang yung bibilin mo. 10 times 770 is 7,700. Pero dahil malakas ka sa akin, hindi na 7,700 yung halaga ng 10 boxes. 7,699 na lang yung capital na ilalabas mo. Magkano yung natipid mo? Hindi siya piso kasi may libreng 2 boxes kaya naging 12 tama. 2 boxes times 770 is 1,540 plus 1 peso na discount mo. Ang talagang discount mo dyan is 1,541
value for your money. Ang kapital mo is 7,699. Nakatanggap ka ng produkto na 9,240. Naka-discount ka ng 1,541. Hindi mo pa sinisimulang gawin yung business. You are going to fill up an application form if you wish to become a dealer. At ito naman yung itsura ng power pack, itong dilaw na bag na to. 12 boxes na laman ang nakalagay dito. So, ano bang advantage ng ganitong klaseng negosyo? Una, very flexible. Pwede mo siyang gawin part-time, full-time, sa bahay lang, sa cellphone, sa computer, tuwing umaga lang, o hapon, o kaya sa gabi lang, tuwing Sabado o Linggo lang, kahit anong oras, kahit saan, kahit bumabiyahe ka, o kahit kalahating oras lang sa isang araw, kung talagang busy ka. Another advantage of this business is no discrimination. Walang diskriminasyon. Kahit ilang taon ka na, pwede. Kahit anong reliyon mo, pwede. Kahit anong kasarian mo at lahi mo, pwede. Tapos ka man ng pag-aaral o hindi, walang problema. Mayaman ka man o simpleng tao, pwede. Kahit may kapansanan ka pa, tanggap ka dito. Kahit hindi ka marunong mag-English, pwede. Basta gusto mong magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay mo at may pangarap kang gustong ibutin para sa pamilya mo, pwede ka dito. Kung handa kang tulungan ang sarili mo, marami ding handang tumulong sa iyo dito. So let's continue. Ano naman yung mga magiging benefits mo once you become a dealer? Una is 25% lifetime discount. Mamamaximize mo to or ma-enjoy mo to kung mahilig kang magbenta-benta or mag-direct selling. Pero kung hindi naman, pang personal use, ma-enjoy mo pa rin to. Second is free trainings. Hindi lang tungkol sa negosyo, but also personal development. Kasi dito, hindi ka lang tinuturuan para maging isang successful na negosyante. Tinuturuan ka din, tinetrain ka din para maging isang mabuting tao. Pangatlo, company facilities. Pwede mong gamitin yung mga company facilities natin or yung mga facilities sa mga product centers natin nationwide. Magpapareserve ka lang. Fourth is our free website. And number five is the business opportunity. Ang business opportunity natin ay may potential income o pwede kang kumita ng 15,000. Pwede ka rin kumita ng 75,000 at pwede kang kumita ng 300,000 pesos. Oops, wait lang, huwag ka munang mag-negative. Siyempre, tinatrabaho yan. Potential income lang yan. Hindi ka maglalabas ng kapital, tapos bukas may e-expect ka na or next week kikita ka na ng 300. Hindi tayo ganong klaseng negosyo. Legal tayo at legitimate business. Dito na yung incredible ways to earn. Una, direct selling. Dito mo magagamit yung 25% mo. Kung mahilig kang magbenta-benta. Kung hindi naman, walang problema. Kasi we have no quota. Walang obligasyon, wala kang target, at walang mamimilit sa'yo kung ayaw mo magbenta-benta. Second is the sales commission. Third, sales override commission. Fourth is the rebates or total of 6% commission from the retail of other products of your first three levels. Number 5 is the group sales override commission, 1,500 per sales batch. Na-discuss ko na yung direct selling. Dito tayo sa sales commission. You will earn 500 pesos as sales commission every time you sponsor a person to become a first Vitaplus dealer. Kapag nag-dealer ka na at nakapag-fill up ka na ng application form, ang kapalit nun ay official receipt plus your dealer number. At meron ka na ngayong opportunity or privilege na gumawa ng dalawang grupo ng mga dealers. For example, meron kang kaibigan na si Ann. Si Ann, nakwentuhan mo about First Vitaplus. Pwedeng bumili siya, nagandahan siya sa product or sa business. Ang importante, nag-dealer siya. Siyempre, bibili din siya ng product. At kapag bumili si Ann ng product, meron kang 500 as sales commission from the company. Ganun lang kasimple. Sa kabila, meron kang kaibigan ni si Bea, nag-dealer, another 500 from the company. Each time you directly sponsor a person na maging First Vitaplus dealer, bibigyan ka ng company ng 500 as your sales commission. Imagine
kung meron kang lima kaibigan na nakwentuhan about First Vita Plus at na-interest din mag-dealer, bumili ng power pack, ilang sales commission na 500 yung ibibigay sa ng kumpanya? Lima din, that's 2,500. What if one day mo lang sila na-invite or nakwentuhan? So, in one day, you see the figures. Next is the sales override commission of product voucher 385. You will earn product voucher 385 each time your direct leader or direct dealer personally sponsored a person to become a First Vita Plus dealer as well. For example, yung direct dealer mo na si Ann, syempre, ganun din yung gagawin niya, magkukwento, maghahanap ng matutulungan. Sabihin natin, may kaibigan siya si A. Kinwentuhan niya si A na na-interest, bumili ng power pack. So si Ann, magkakaroon siya ng 500 na sales commission. Ano naman yung makukuha mo? Ito na yung product voucher na 385. For example, si Ann, meron siyang kaibigan na si B. Magkakaroon siya ng 500 once na mag-dealer si B. Meron ka ulit, product voucher 385. Tama. Kahit hindi ikaw yung kumausap o yung nagpasali o yung nagpa-dealer dun sa mga kinausap ng mga direktang pina-dealer mo, magkakaroon ka pa rin ng product voucher 385 each time they directly sponsor a person to become a First Vita Plus dealer. Ang kapalit niyan is products. Merong kalahating box ng dalandan, which is 10 siya yung laman, worth 385. Merong fruity na mga juices, natural juices, at meron ding kape. So, yung consumption mo ng product is libre na lang. So, dito tayo sa pangatlo or sa panghuli. The group sales override commission of 1,500. You will receive a bonus of 1,500 as group sales override commission for every sales match. Remember, nakabuo ka na ng dalawang grupo. Pwede mong tawagin Group A at Group B. Sales match is yung pares ng benta ng power pack. Magkakaroon ka ng commission kapag meron ka ng sales sa A at sales sa B. 1:1. Si Ann, magmamatch kay Bea, 1,500. Si B, magmamatch kay C, or si A, magmamatch kay C, 1,500. Si B, magmamatch kay 3, 1,500. Si 1, magmamatch kay 2, another 1,500. Sa'yo lahat yan. Tama ka. Kahit hindi ikaw yung nakapagpa-dealer sa mga yan, at sa mga to, basta nagpares ang A at B sales match mo, magkakaroon ka ng 1,500 for every sales match. Tingnan natin. For example, si Juan, meron siyang napadealer named JR. Si JR, naintindihan niya ng tama yung negosyo at ginawa niya ng tama kasi kikita siya at marami siyang matutulungan. Sabi natin, dumami yung kaliwat kanan ni JR. So si JR, mag-start ng mag-generate ng 1,515,515,515. Ngayon, gusto kong i-address tong issue na to. Baka iniisip mo, yung nasa una lang or nauna lang ang kumikita dyan, kawawa na yung huli, wala nang kikitain. Dito sa example na to, di ba ikaw ang mas nauna kaysa kay JR? Pero sino ang maraming 1-5 sa inyo ni JR? Si JR. Sabihin natin, mas masipag si JR, mas masipag yung mga grupo ni JR, kaya mas marami siyang kinikita at mas maraming kinikita yung grupo niya. Ang kita dito is nakadepende sa sipag, hindi sa position, hindi sa timing. Kaya nauna ka, kaya nahuli ka, pantay-pantay lang yung opportunity na pwede nating kitain. Lahat nakadepende sa sipag at bilis mo. So, for example, si JB naman, ganun din, naintindihan niya, ginawa niya ng tama yung negosyo, nag-generate din siya ng 1,515,515,515. So, ikaw, ano mangyayari kung si JR nandito at si JB nandito? Siyempre, meron ka ding 1,515,515,515,515. Si B, sabihin natin naintindihan niya, ginamit niya ng tama yung opportunity, itinulong niya sa iba, so may reward din siyang 1,515,515,515. Si CB, nasa kaliwa ni Ann, anong mangyayari kay Ann? Siyempre, mag-1515 din si Ann. Si 2, naintindihan ng tama, ginawa ng tama, itinulong, humanap ng taong matutulungan,
At ang kapalit, 1515-1515. Eh si number 2, nasa A side siya ni C. Eh di magmamatch yung production nito kay 3. So si letter C, mag-1515-1515 din. Ano namang mangyayari sa'yo? Since may production ka ulit sa kaliwa at may production ka sa kanan, syempre, walang hanggan yung 1515 mo. You build once, you get paid forever. Pero hindi madaling trabaho to. At hindi ito tinitake advantage. Humahanap tayo ng tao para tulungan sila, hindi para itake advantage sila. So yun yung klase ng negosyo na nakita ko at natutunan ko. Kung titingnan ko sa business, recap lang, kailangan may produkto. Ang products natin is health. Tanungin kita, ang kalusugan ba importante o sobrang importante sa tao? Of course, sobrang importante yan. Importante ba sa'yo ang ballpen? Importante din, kasi ginagamit mo yan. Pero I'm sure, sasagutin mo ko na kaya mo namang mabuhay kahit walang ballpen. Tama? Anong point ko? Ang punto ko is, kung yung ballpen na hindi naman ganun ka-importante sa tao, kasi kaya mabuhay ng tao na walang ballpen, is merong nagne-negosyo at merong kumikita sa negosyo ng ballpen, what more pa kung yung negosyo mo importante sa tao, which is yung health? Diba magandang negosyo? It makes real sense. So, lahat ng tao gustong alagaan yung katawan, gusto maging healthy. Kasi ayaw nilang magkasakit. Kasi kapag nagkasakit ka, magastos ka, bibili ka ng gamot, gastos yan. Kapag hindi mo ginastosan yung gamot, ano mangyayari sa sakit? Lalala. Pag lumala yung sakit, ano mangyayari sa katawan? Manghihina. Pag nanghina yung katawan, ano maapektuhan? Trabaho, income, paano kung breadwinner ka pa? Paano kung yung budget mo o yung kinikita mo, malaking ambag sa budget ng pamilya? Siyempre, kasunod na apektado, pamilya. Paano mo na sila masusuportahan? At ang pinakamasakit na naapektuhan kapag manghina yung katawan mo is yung tinatawag mong pangarap, yung dreams mo sa sarili mo, yung dreams mo sa pamilya mo. Kasi bakit? Katawan mo lang naman yung gagamitin mo para makuha at maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Tama ba? So, kung sasabihin mo sa akin, okay lang magkasakit. May pera na mayaman naman ako eh. Diyan ka nagkakamali. Kasi pagdating sa sakit, walang mayaman, walang mahirap. Bigyan kita ng example. I'm sure familiar ka sa tatlong na to. Lahat ba sila mayaman or sobrang yaman? Sobrang yaman. Anong kinamatay nila? Sakit o aksidente? Sakit. Mga mayayaman, walang magawa sa sakit. So kung mayayaman na mamatay sa sakit, paano pa kaya yung mga simpleng tao? Paano pa kaya yung mga mahihirap? Mahirap na nga, magkakasakit pa. Yun yung masakit. So no choice ka kundi alagaan talaga yung katawan mo. No choice ka, kaya kailangan mong uminom ng mga food supplement. Yung food supplement, gastos din yan. Ang punto ko, or ang point na kailangan mong ma-realize, okay lang gumastos ka dito, at least healthy ka. Kasi kapag hindi ka naging healthy, sa sakit, gagastos ka rin ng malaki. Gagastos ka sa mga gamot, sa doktor, sa check-up. Kapag hindi mo ginastosan yung gamot, yung pagpapadoktor, lalala yung sakit, maapektuhan yung katawan, again, maapektuhan yung trabaho, yung kita, yung pamilya, yung pangarap mo. Tama ba? So, kailangan mo talagang alagaan yung health mo by taking food supplements. Marami nang lumalabas ngayon ng mga food supplements. Bakit parte yata ng katawan, may food supplements na. Ang maganda kasi sa First Vita Plus, hindi mo na kailangan mag-take ng kung ano-anong capsule, kung ano-anong tabletas sa bawat parte ng katawan mo. Kasi lahat ng yan, ng epektong yun, nasa isang sachet na lang. Lahat ng problema mo sa mula ulo hanggang paa, kaya ng tulungan ng First Vita Plus. So kung sasabihin mo sa akin, meron namang ibang klaseng produkto eh na pwede kong inegosyo. Tulad ng parol, kandila, bulaklak, at palaspas. Napapansin mo ba na lahat sila may pagkakaparehas? Tama, lahat sila seasonal o nakadepende lang sa panahon, sa okasyon. Nakadepende sa okasyon yung trabaho, yung negosyo,
kaya depende din sa panahon yung income mo. Meron pa akong ibang naiisip na negosyo. Gadgets, cellphones, walang masama dun. Kaya lang, kung papasok ka sa ganitong negosyo, dapat mahaba yung PC mo, malaki yung kapital mo, at mabilis ka mag-dispose. Kasi bakit? Ang technology, ang gadgets, ang bilis ng facing, ang bilis magbago. Kasi ang technology, nagbabago. Kamakailan lang iPhone 5 yung nilabas. Naglabas na naman ang iPhone 6. Ngayon, may balita na ulit na soon maglalabas na ng iPhone 7. Kasi nga, ang technology nagbabago. Ang tanong, yung sakit ba nagbabago? Yung cancer dati, cancer ngayon. Yung high blood dati, high blood ngayon. Yung hika dati, hika pa din ngayon. So hanggat may sakit at pinag-uusapan yung sakit, pag-uusapan yung katawan ng tao. Na ang tao, lahat ng tao, I'm sure, sigurado ako na alam mo din to, lahat sila gusto maging healthy. Wala kang kaibigan or kakilala na pinapangarap na magkaroon siya ng sakit. Tama ba? So kapag pinag-uusapan yung health, mapag-uusapan yung produkto mo na First Vita Plus at pag-uusapan yung business mo, eh di talagang may kita ka. Eh di magandang negosyo. Make sense? So kung tatanungin mo sa akin, hanggang kailan naman yung ganyang klaseng negosyo? Ito yung sagot ko sa'yo. Mawawala lang yung ganitong klaseng negosyo kapag nawala yung tao. Tanong, kailan mawawala yung tao? Kasi bakit? Hanggat may tao, pag-uusapan yung kalusugan niya. Kasi nga, walang taong pinapangarap magkasakit. At kung may sakit man, pinapangarap niyang gumaling or bumalik yung sigla ng kalusugan niya. Tama? So kapag pinag-usapan ulit yung kalusugan, pag-uusapan na naman yung produkto mo, pag-uusapan na naman yung business mo, eh di talagang may kita ka sa First Vita Plus. Magandang negosyo. It makes real sense. Pero, hindi naman may iwasan na maraming tao, maraming dahilan kung bakit ayaw nila yung pumasok sa negosyo sa ngayon. Una, wala daw silang pera, kapital. Yung iba naman, wala daw time. Yung ibang mas masahol, wala na ang pera, wala pang time. Yung iba, wala daw silang skills o kaalaman sa negosyo. Pero yung iba, wala na ang pera, wala pang time, wala pang skills. At yung iba, takot daw sa risk or takot malugi. Pero saglit, akala ko ba wala kang pera? Paano ka malulugi? See, ito kasi yung mga reasons mo sa ngayon or alibis mo na iniiwasan mo sa ngayon. Familiar ka ba sa term na life cycle? Yung ikot ng buhay. Di ba lahat tayo dumadaan sa pagiging estudyante? Pagtapos natin maging estudyante, anong kasunod? Graduate muna. Gagraduate muna tayo, syempre. Pagka-graduate, maghahanap na tayo ng trabaho para makapasok. Hanggang 65 years old. Yan na yung average retirement age ng Pilipino, 65 years old, pag nag-retire ka, may makukuha kang retirement fee, tama? Pero, kapag nag-retire ka ba, yung income mo tumitigil na o tuloy-tuloy pa? Tumitigil na kasi retired ka na. Pero, yung gastos mo, tumitigil din ba o tuloy-tuloy pa din? Tuloy-tuloy pa din. So, anong option mo para hindi maubos yung retirement fee na nakuha mo? Business. Exactly. Ang kaso, inantay mo pa na mag 65 years old ka bago ka pumasok sa pagninegosyo. Ito naman kasi yung gagawin mo later part pag nag-retire ka. Ito yung now, ito yung later. Breakout session workshop. Ito yung gagawin natin. Scenario number one. Let's say, mag-start ka ng business mo ngayon. Mag-add ka ng 5 years sa edad mo ngayon. Ilang taon ka na nun? For example, at that age, nag-fail ka sa business na pinasok mo. Nabigo ka. May pagkakataon ka pa bang makabawi? Oo naman. Okay, scenario number 2. Let's say, after retirement ka pa nag-start mag-business, 65 years old. Add ka ng 5 years. Edi 70 ka na. For example, nag-fail ka sa business, nabigo ka at the age of 70. May chance ka pa bang bumabawi?
malabo na. Scenario number 3. Let's say, after retirement ka pa nag-start mag-business, 65 years old, at ka ng 5 years, 70 ka na. For example, nag-succeed ka naman sa business na pinasok mo. Yumaman ka. Naging milyonaryo ka through that business. Mae-enjoy mo pa ba at 70? Malabo na rin. Okay, this is the last scenario. Let's say, mag-start ka ng business mo ngayon. Add ka ng 5 years sa edad mo ngayon. Ilang taon ka na ulit nun? What if, at that age, nag-succeed ka sa business? Yumaman ka. Naging milyonaryo ka. Mae-enjoy mo ba? Isang malaking oo naman. So, imaginein mo. Kung magsisimula ka ng business mo ngayon, tapos 5 years from now, successful ka na, mayaman ka na, ilang taon pa bago ka umabot ng 65? 15 years? 20? 25? 35 years pa? Ganon katagal mo pa ma-enjoy yung success mo habang kasama yung family at loved ones mo. Habang yung iba, ganon katagal na nakasubsob pa din sa trabaho. This is reality. And this is the big difference of life. See the big picture. So kung naiisip mo, eh bayad pala ng bayad yung kumpanya, ang laki ng pwedeng kitain. Hindi kaya malugi yan? In this slide, ituturo ko sa iyo yung safety net niya. Yung sikreto ng company para hindi siya malugi. Nilagyan niya lang ng limit yung gray. Yung sikreto ng company, kaya hindi siya nalugi for the past 13 years at hindi na talaga siya malulugi. Nilagyan niya ng limit or ng maximum yung group sales override commission na pwedeng kitain ng isang dealer. Maximum of 10 sales matches lang per day. Yung graph natin kanina, gawin nating table. So we have 5 working days in a week. Start tayo ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday is Monday is counted as one day. This is your group A, this is you, this is your group B. For example, Tuesday, merong nag-dealer sa group A mo, 3. Sa group B mo, 5. Ilan ang kukunin dito para maparisan to? 3 din. So, magkakaroon ka ng 3 matches. May natira ka dito na 2, which is magiging sales weighting mo. 3 matches is 4,500. Kasi 1,500 per match. Wednesday, for example, may nabuong 7 new dealers ang group A mo. At yung group B mo, 5 lang. So, kung 5 dito at 7 doon, ilang matches yung mabubuo mo? 5? Hindi. Kasi may sobra kang 2 nung nakaraang araw, kaya i-carry over yon the next day para magamit mo siya. So, 5 plus 2 is 7. Match doon, 7 matches. Wala ka ng waiting na gamit mo na. 7 matches is 10,500. Thursday, for example, 10 yung bagong dealer sa group A mo. Bakit dumadami? Kasi dumadami kayong grupo ng mga dealers na nagtutulungan sa isang klaseng negosyo. Remember na le-leverage mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. For example, sa group B mo, 15. So, kung may 15 ka dito, may 10 ka dito, ang mabubuo mo dyan, 10 matches. May sobra kang 5. Dito galing yan. Yung 5, hindi mo na waiting yan, magiging flash out na yan. Kasi bakit? Na-reach mo na yung maximum GSOC na require sa isang araw. 10 matches. That's 15,000 na. Flash out means yung sobra sa 10, napupunta na yon sa income ng company. Doon na kinukuha ng company yung pambayad sa operational expenses niya at pambayad sa milyong-milyong dealers na kumikita din ng 1,500. Friday, for example, 6 lang yung pumasok. Dito, 20. So, kung may 6 ka dito, may 6 rin na kukunin dito, makakaubo ka ng 6 matches. San mapupunta yung 14 na sobra dito sa 20? Flash out? Hindi. Waiting mo yan kasi hindi ka naman umabot sa 10 matches. Kaya, yung waiting mo, kahit gano'ng pakarami yan,
sa'yo pa din yan. Ang company natin is fair, very fair. Kung ano yun sa'yo, sa'yo. 6 matches is 9,000 pesos. For example, nung Saturday, Monday combined, tulad ng mga top earner na dito, ng mga matatagal na dito, 100 na yung pumapasok sa isang side nila na bagong dealer sa isang araw. Sa kabila, for example, 50. Dahil may sobra ka, 14, makaka-generate ka ng 64 matches. Ganito karami yung na-generate na matches ng mga matatagal na dito, ng mga malalaki ng grupo, ng mga top earner na. 44 yung waiting nila. Imagine kung magkano yung 44 times 1.5. Pero dahil may limit lang tayo, maximum 10 matches lang per day, flash out ang waiting na sobra sa 10, 15 matches lang or 15,000 lang ang babayaran sa isang dealer sa isang araw. Regardless kung matagal na sila, kung top earner na sila, versus sa atin, na bagong sali pa lang, pare-parehas tayong maximum of 15,000 per day. So, total natin yung 1 week mo. 4,500 plus 10,500 plus 15,000 plus 9,000 plus 15,000 in 1 week, that's 54,000 pesos. Pero let me tell you, yung commission mo a week, hindi mo siya makukuha ng buo. And before that, you have to take note, 11th matches and beyond lang ang nafa-flash out. Hanggat hindi ka pa umabot sa 10 matches, lahat ng waiting mo sa'yo. Nakita mo yung example natin dito sa Friday. And matches lang ang nafa-flash out, hindi yung mga dealers na pumapasok sa'yo. For example, 44 yung waiting mo. Di ba 44 na dealers na pumasok sa'yo? Yung income lang or yung matches lang yung naka-flash out, hindi yung mga dealer na pumasok under your group. Clear? Okay. So, balik tayo dun sa sinabi ko. Yung commission mo ng isang linggo, hindi mo siya makukuha ng buo. Kasi all commissions are subject to 10% withholding tax according to BIR. Because we have a legitimate business, tumutulong tayo sa government, nagbabayad tayo ng tax. Yung 54,000 mo per week, for example, babawasan niya ng 10% withholding tax, that's 5,400. At 577.50 ang ibabawas ulit sa 54,000, i-convert sa isang box ng melon at coffee. I-convert into a product. According naman yun sa memorandum ng DTI na dapat may product movement pa rin ang business natin. Hindi lang yung puro kita na lang. Ang tawag dito is sales commission qualifier ng DTI. So, yan yung mga magiging kaltas per week mo. 10% withholding tax at 577.50 na i-convert naman sa isang produkto para may panggamit ka pa din. So, ang net income mo is 48,022 pesos and 550 cents. Yun na yung isang linggong kita mo. Net income. Pagtiyagaan mo na lang. Kung siseryosohin mo ito at tatrabawin mo talaga ng tama, walang kahalong kalokohan, hindi imposible na lumaki ang grupo mo at makapag-generate ka ng up to 10 matches per day. Imagine, kung nagte-10 matches ka per day, that's 15,000 per day. 15,000 per day, ang magiging total mo per week is 75,000 pesos. Kung every week ang nagsi-75,000, isang buwan, pwede kang kumita ng 300,000 pesos. Comparison. Natatandaan mo ba si Henry C? Yung example natin kanina? At yung mga negosyo sa ilalim niya. Habang dumadami yung negosyo na nasa ilalim ni Henry C., napaparami niya ang sarili niya, tama? Napaparami niya ang oras niya. Lumalaki yung kita niya. Ikaw, ganito rin yung itsura mo, yung structure mo. Parehas ba kayo ng structure ni Henry C.? Parehas. Bukod pa doon, habang dumadami din yung mga dealer sa ilalim mo,
napaparami mo na din ang sarili mo, nale-leverage mo na din yung oras mo, at lumalaki din ang kita mo. Tama ba? Pero anong advantage mo kay Henry C? Anong advantage ng First Vita Plus business mo sa mga business ni Henry C? Si Henry C, para dumami yung mga negosyo niya sa ilalim niya, kapital niya, risk niya, effort niya, trabaho niya. Tama? Ikaw, kapag dumami yung mga dealers dyan sa ilalim mo, trabaho mo pa ba? Effort mo pa ba? Risk mo pa ba? Hindi na. Well, that's the power of network marketing. That's the power of leverage. Imaginin mo kung gaano mababago ang buhay mo kapag kumikita ka na ng 300,000 per month. Makaitatayo mo na yung dream house mo at yung dream house ng pamilya nyo. Siyempre, magiging masaya na rin yung pamumuhay, maginhawang pamumuhay ng pamilya mo. Makakaipon ka na ng sapat o ng malaki at mapag-aaral mo na sa magagandang eskwelahan yung mga anak mo. Siyempre, mabibili mo na rin yung gusto mong mga bagay tulad ng sasakyan para anytime, anywhere, kung saan nyo gusto pumunta, hindi kayo maulanan, hindi kayo maiinitan. At mabibigyan mo na din ng magandang retirement life yung magulang mo or retirement life para sa inyo ng asawa mo. Imaginin mo kung gaano mababago yung buhay mo kapag kumikita ka na ng 300,000 per month. Tulad na lang ni Arne Antonio, former Wendy's service crew for 6 years, and he decided na ilagay yung sipag at tiyaga niya sa opportunity ng First Vita Plus. After years of hard work, isa na siya sa top earner ng First Vita Plus, owning properties, cars, earning millions. Next is Rogelio Likmoan, isang construction worker. Take note, hanggang grade 5 lang ang natapos nito. Tulad ni Arnie, sa First Vita Plus niya rin piniling ilagay or itodo yung sipag niya at yung tiyaga niya sa trabaho ang ginagawa niya. Hindi naman siya nabigo ng First Vita Plus dahil napakarami ng resulta ang binigay sa kanya nito after years of hard work. Isa na rin siya sa mga top earner ng ating company. Eddie Garcia, kargador ng asin. Another ordinary person na nag-decide ilagay sa First Vita Plus yung sipag, yung tiyaga, yung sakripisyo, yung pawis na ginagawa niya sa trabaho niya na wala namang resultang binibigay sa kanya. Ngayon, kumikita na siya ng about 200,000 per month. Brand new Toyota, top of the line, Fortuner. Michael Habola, dating dishwasher, bartender, driver, at waiter. Dishwasher, mga simpleng tao, mga ordinaryong tao na nabibigyan ng chance na mabago yung sitwasyon nila sa buhay. Yun din yung chance na pwedeng ibigay sa inyo ng Vita. If you can decide for yourself, for your family, for your future. Desiree Go, former sales supervisor for Canon Philippines. Ang tagal niyang empleyado, napopromote naman daw, pero hindi naman umaasenso, hindi naman yumayaman. That's why she decided to join First Vita Plus through Dr. Richard Custodio's referral. Now, he's one of the lady and woman top earner ng company. Manny and Beth Casapao. Manny is a former OFW and taxi driver, while Beth is a former employee. Ganun din, mas pinili na lang ilagay yung sipag at tiyaga nila sa mas malaking opportunity o sa mas malaking kita sa First Vita Plus. Ngayon, ang dami na lang properties and they are earning millions per month. Nancy Bondoc, a former Jollibee manager and a businesswoman of Build and Sell, joined First Vita Plus last 2005. Sa First Vita Plus niya rin ipiniling ilagay lahat ng effort, ng trabaho, ng sipag, ng tiyagang ginagawa niya sa labas. And after years of hard work, he finally bought a house and lot in Greenwoods, bought a brand new Mitsubishi Pajero, brand new BMW, brand new Mercedes-Benz, travels abroad, nationwide, name it, she already achieved it.
ni Dr. Richard Custodio. Isa siyang emergency room doctor na nakasubok at talagang bumilib sa ating product. Since then, nag-decide siya na i-full-time yung pagiging doctor sa First Vitaplus. Tumulong sa mga nangangailangan ng produkto at ang reward na nakuha niya sa hard work niya sa First Vitaplus, properties, millions, people na natulungan niya sa kanyang mission through First Vitaplus. Dating tricycle driver for 18 years, nakatagpo ng magandang kalusugan at swerte sa First Vitaplus. Even gasoline boy, again, hindi na bago sa iyo to. Mga simpleng tao, ordinaryong tao na bibigyan ng pagkakataon ng First Vitaplus na mabago yung sitwasyon nila sa buhay. Ito yung isa sa pinakatalagang nai-inspire ako. Fidel Perez and Remily Perez. Si Fidel, high school graduate lang siya. 10 years siyang tricycle driver at yung asawa niya naman, OFW, factory worker. Pinili nila na yung sipag at tiyaga nila sa First Vitaplus nila ilagay. And after years and years of hard work, ibang-iba na ngayon yung buhay ng dating tricycle driver at dating factory worker sa Taiwan. So, ito yung ilan sa mga picture niya personally. Ito yung first time ko siya na-meet. Ito pa yung isang nagbibigay sa akin inspiration, Mr. J.R. Colina, former janitor sa PGH 15 years. Siya yung narrated kay na janitor na naging milyonaryo. That is because of First Vitaplus. So by now, alam kong alam mo na kung ano yung kayang gawin ng First Vitaplus sa mga taong willing i-grab at i-work out yung opportunity na ibinibigay at in-offer niya. Nangyari sa kanila yon dahil ginawa nila yung mga ginagawa din ng mga successful at mayayaman na tao. Alin? Yung pagninegosyo. Share ko sa itong Go Negosyo book. This is a compilation of 50 most successful and most inspiring entrepreneurs dito sa atin sa Pilipinas. 50 silang pinagsama-sama dito sa libro na to. Pero mag-share lang ako sa inang iilan. Sino yung nandyan? Si Tony Tan Kakchong or Mr. Tony Tan Kakchong. Siya ang may-ari ng Jollibee, Manginasal, Red Ribbon, Burger King, etc. Nandito lang siya sa libro na to. Next is Manny Villar, may-ari ng Vistaland, Camellia Homes, All Day Supermart, Minimart. Nandito rin siya sa libro na to. Yung storya nila, yung pagnanegosyo nila, nandito sa libro na to. Of course, Mr. John Gokong Wei, may-ari ng Robinsons, Cebu Pacific, Universal Robina Corporations. Nandito din siya sa libro na to. And the man, Henry C. himself, the richest person in the Philippines. Nandito din siya sa libro na to. Kung babansinin mo, maraming Jollibee, maraming Mang Inasal, maraming mga food chains ang pagmamayari nito ni Tan Kakchong. Marami silang empleyado, maraming empleyado ng Robinson, ng SM, ng Camellia Homes, Vistaland. Marami silang empleyado. Pero kahit ang lalaki ng negosyo nila, sila lang yung talaga at totoong nagsasucceed sa buhay, umaasenso sa buhay. Pero ibahin mo to, si Ma'am Doy Taktakan Tumpalan. Unlike other 49 businessmen na nandito sa libro na to, siya ay nagbibigay ng opportunity sa mga simpleng tao, sa mga ordinaryong tao na magkaroon ng chance umaasenso, talagang umunlad sa buhay. That is because of the nature of her business named First Vitaplus. That's right. She is the president and the CEO of First Vitaplus. The only president and CEO of a network marketing company na mapabilang sa prestigious compilation of the successful entrepreneurs dito sa Pilipinas. Kung credibility lang ang pag-uusapan, that's unquestionable. Bukod pa doon, hindi lang si Ma'am Doy ang umaasenso at umuunlad sa klase ng negosyo niya. Nakita mo na na napakaraming tao, ordinaryong tao, na bibigyan na ng chance umaasenso, mabago ang buhay. At bukod pa dyan, napaka down to earth at very humble, very simple,
approachable kapag nakita mo siya ng personal. Nakakasalamuha siya ng mga tao niya ng personal. So share ko sa iyo yung mga ilan sa naging talk ko lately. Sa Cavite, ito yung mga naging talk ko, sa Rosario, Santa Isabel, Paliparan, Wakas, Kawit, GMA, o Digman, Bacoor, Cavite, GMA, Wakas, Kawit ulit, Puso Rubio, Pangasinan, sa Jones Isabela, sa PGH, at marami pang iba. So you have 3 ways to start in this business. If you're an A person, if you see what I see, and you want to take actions now, willing ka na mag-take ng action ngayon, 7699 ang power pack na yan. 7699 is a lot of money when you don't have money. Kasi bakit? Pwede na yung katumbas ng sapatos, appliances, cellphone. Pero kung tingin mo, 7699 ay napakalaking pera na. Paano pa kaya yung gusto mong kitain na 300,000 per month? Anong pakiramdam na at your age, wala kang 77 para makapagsimula ng sarili mong negosyo? Kung wala kang 7699, guess what? Pwede kang gumawa ng paraan. Pwede kang humiram ng kapital, magbenta ng gamit, magdonate ng dugo, magbenta ng sapatos, anything. Figure it out. This is a multi-million peso opportunity na nakita mo ngayon. At hahayaan mo na 7699 lang ang pumigil sa'yo para tuparin yung mga pangarap mo sa buhay. Kapag gusto, may paraan. Alam ko may gusto kang mabago sa buhay mo. May gusto kang ibigay sa family mo. At alam ko rin na gustong-gusto mo yan, kaya gagawan mo ito ng paraan. So if you're an A person, buy this power pack and let's get to work. Kung B person ka naman na nagsasabi, hindi ko afford yung power pack, then start on a half pack. You get 6 boxes for 3,850. Kung sasabihin ko sa'yo na bibigyan kita ng Ferrari sa halagang 3,850, wala pa isang oras, may 3,850 ka na. Kung isang C person ka naman, hindi mo nakita yung nakita namin sa opportunity na to, tingin mo, baliw kami, buwang kami, loko-loko kami, yung rated K hindi totoo, yung Go Negosyo Book, yung Multi Awards, yung BFAD, yung USFDA, yung Halal, yung mga clinical results, success stories, hindi totoo, and more than 100 million company ay sinusubukan ka lang iskamin sa maliit na 7699 mo dahil hindi mo nakita yung nakita namin, then don't do this business. But be a customer. Buy one box today. It's only 770 para sa panggamit ng pamilya mo. If you're new, kung bago ka, meron 5 reason kung bakit hindi mo gagawin ang First Bite Plus. Literally. Pero kung kabaliktaran ka nung sinabi ko at excited ka na magsimula, gustong-gusto mo na mag-sign up ng application form, gusto mo nang simulan yung pagbabagong inaasam mo para sa pamilya mo, yung tipong iniisip mo na 60 na yung magulang ko pero subsub pa din sa trabaho, wala nang trabaho yung nanay ko, kaya kailangan ko nang magkaroon ng paraan para mabayaran yung mga gastusin namin sa bahay. Desidido akong baguhin ang buhay ko. Pero kung hindi pa ikaw yung taong yun, meron pang 5 dahilan kung bakit hindi ikaw yung tao nito. Number 1 is linya, time. Hindi ako mahilig magbenta-benta. Hindi daw totoo yung ganitong business at wala akong perang 7699. Ito yung common na dahilan ng mga tao kapag nakakita sila ng opportunity. Hindi ko linya yan. Tanungin kita, ano bang linya mo? Yang linya mong yan, linya mo ba agad yan? Hindi ba pinag-aralan mo lang din yan? Pinag-trainingan mo lang din yan? Kaya siya naging linya mo. And my follow-up questions, ano nang naibigay sa'yo ng linya mo? Natupad mo na ba yung mga pangarap mo sa pamilya mo dahil sa linya mong yan? Maraming tao, hindi nila linya yung ginagawa nila, pero bakit ginagawa nila? Dahil sa kita. Basta legal, moral, at marangal. Lilinyahin at lilihinyahin natin yan. Sabi ng iba, wala akong time. Tanungin kita, saan ka may time? Diyan sa may time ka, magkano ang binibigay sa'yo? Ang daming empleyado na ang sipag-sibag sa 8 hours nila sa isang araw.
Yung iba nga, patayan pa yung trabaho sa loob ng maghapon. Pero ang tanong ko, magkano ang binibigay? Ang sipag-sipag mo sa oras mo, sa walong oras mo, pero magkano ang binibigay? Hindi kasi ako mahilig at magaling magbenta-benta. Congratulations, kasi hindi din ako magaling magbenta. Hindi rin ako mahilig magbenta. Dito kasi sa negosyo na to, magbebenta-benta. Ang trabaho natin is maghanap ng mga taong matutulungan natin through our first VitaPlus product and opportunity. At ipakita lang sa kanila ang opportunity na to. Napakaraming tao ang naghahanap ng opportunity na gumaling sila sa kanilang sakit at madagdagan yung kanilang kinikita. Sabi ng kaibigan ko, hindi daw yung totoo yung ganitong business. Hindi daw totoo yung ganyan. Tanungin kita, yung mga nagsabi sa'yo na hindi totoo yung ganitong business, businessman ba sila? Or meron ba silang background sa pagnenegosyo? Masasabi mo bang financially stable na yung buhay nila? At sila ba yung nagbabayad ng mga bayarin mo? Sila din ba yung magbibigay ng mga pangarap sa buhay? Meron ba silang maituturo na paraan kung paano ka mabubuhay ng mas maginhawa at maabot ang mga pangarap mo? Wala. Sigurado ka gusto mong makinig sa kanya o sa kanila? Wala akong perang 7699. Okay lang yan kung wala kang ganyan ngayon. Ang problema, kung wala kang paraan na naisip. Kasi ang tao, kapag may gusto, may paraan. Kaya ang sabihin mo, wala akong 7699 ngayon, pero kaya kong gawan ng paraan yan para makuha ko na ang mga pangarap ko at mabago ko na ang buhay ng pamilya ko. Bago ko matapos, iwan ko sa iyo yung kwento ng dalawang construction worker. Si Juan tsaka si Pence. Mag-best friend sila at ang paborito nilang baon tuwing lunch or coffee break is sandwich. So isang araw, pag-break nila, pagtingin ni Juan sa baon niya, chicken sandwich. Si Pedro naman, peanut butter. So kain lang sila. Kinabukasan, ang baon ni Juan, clubhouse. Si Peds, ang baon niya, peanut butter ulit. Kain pa rin sila. Kinabukasan, si Juan, naka-hamburger. Si Pedro, guess what? Peanut butter ulit. Sa galit ni Pedro, ano ba namang buhay to? Palagi na lang peanut butter? Sagot ni Juan, ano bang kinaiinis mo? Sabihin mo kasi sa misis mo, palitan yung palaman ng sandwich mo. Nagalit si Pedro, wag mong idadamay ang misis ko dahil ako ang naghahanda ng baon ko. Ang punto ko, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Kung ano yung palagi mong ginagawa, yun at yun pa din yung resultang makukuha mo. I am offering you this opportunity, this once-in-a-lifetime opportunity, na kung saan pwede kang magkaroon ng chance na mabago yung buhay mo at ng pamilya mo. Yun nga lang, kailangan ko ng cooperation mo. So bago ako matapos, meron ako isang bagay na gusto kong ma-realize mo. Lahat ng tao gustong yumaman, tama ba? Wala akong nakilala at wala akong narinig na tao na ayaw niyang umasenso sa buhay. Lahat ng tao gustong maging successful. Kaya lang, wala or kulang sila ng direction. Kahit ako, sobrang taas ng pananampalataya ko. The Lord, pangarap na pangarap ko pong makarating ng Bicol. Pangarap ko talaga, Lord, bigyan niyo po ako ng means makarating doon. Kaya lang, pagdilat ng mata ko, ang sasakyan ko, biyahing Batangas. Makakarating ba ako ng Bicol? Pero ganun pa rin, dasal pa rin ako ng dasal. Lord, pangarap ko talaga makapunta ng Bicol. Pero pagdilat ng mata ko, ang sasakyan ko, biyahing Baguio. Makakarating ba ako ng Bicol? Relate natin siya sa sweldo mo. Magkano yung sweldo mo per month? 10,000 or even 15,000.
you're praying to God na bigyan ka ng malaki na magandang buhay. But this is the question. How can God bless you kung nandun ka sa lugar or sa sitwasyon na ayaw niya? Kahit ako, naniniwala ako, nasasagutin naman talaga ni God lahat ng prayers natin. Provided na ilalagay or ipoposition mo yung sarili mo doon sa sistema or sa sitwasyon na kaya kanyang i-prosper, na pwede kanyang i-prosper. Kasi kung titingnan natin yan, 10 to 15,000 pesos a month, kahit positive thinking ka, na-expect mo na magbabago yan after 40 years, magbabago nga ba? Itsura mo yung nagbago. Yung sweldo mo, hindi. Anong point ko? Kung ikaw, hinahangad mo na magkaroon ka ng magandang buhay, pero yung sweldo mo, yung kinikita mo, hindi mo binabago, walang mangyayari. Puro ka na lang, peanut, butter. Naintindihan ko yung ganitong klaseng system. Na-inspire talaga ako. Nabago talaga yung buhay. Lumaki yung pangarap ko para sa sarili ko at para din sa pamilya ko. Kasi nakita ko na sa ganitong sistema, kayang ibigay talaga yung pinapangarap ng isang tao basta sasamahan ng sipag, tiyaga, at totoong sistema. So, if you are smarter than I think you are, you will call or text me now at this number. Hindi basta produkto lang yung natuklasan mo ngayon, kundi yung magkaroon ng magandang kalusugan para sa buong pamilya mo. At hindi lang basta negosyo o dagdag kita ang nakita mo ngayon dito, kundi yung pagkakataon na maibigay mo na sa pamilya mo yung buhay na pangarap mo para sa kanila, yung magandang buhay na dapat nararanasan nila. Pero ganun pa man, alam kong marami kang pangarap sa buhay, kaya iiwanan kita ng isang pinakamalupit, pinaka-powerful na tip. Kasi kung wala to, wala lahat ng pangarap mo. Ito yun. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all desires of your heart, lahat na pinapangarap ng puso mo, will be added unto you. Matthew 6:33. God bless you and may your dreams come true. This is Christopher Tuyan, going in the same direction as you are. Talk to you soon.